Good morning mga Master Lodi. So, magandang araw sa inyo. So, ngayon, familiar kayo sa title na to. Then, gagawin kasi natin mga Master Lodi ay kukunin natin yung mga resistant or yung low, medium, high sa kayong common, sa kayong starting or auxiliary ng isang fan motor. No? So, ito yung kukuha na natin ng resistant at para rin malaman natin kung ano yung mga low, medium, high saka common saka starting. So ngayon, ano ang una nating gagawin? So ang una nating gagawin, syempre kukuha tayo ng scratch, no? Kasi kailangan natin dito mag compute saka magsulat ng mga resistant, no? Tapos ang kailangan natin syempre yung clamp tester na may digital, no? Tapos syempre kailangan natin ng pentel pen or kahit sa ball pen lang pwede na yan sa papel. So marami sa inyo siguro yung mga datihang na technician, so ito ay refresh lang sa atin kasi itong gagawin natin, ito yung pinag-aaralan sa TESDA, no? So sa katagalan natin magpagiging technician, so hindi ako matagal sa technician na, so 7 years pa lang ako sa technician. So ako kahit pa unti-unti, nire-refresh ko yung sarili ko, no? Para pag meron ako na encounter na ganito, so, hindi ko siya malilimutan. So, eto, tara na. Tatalakayin natin ngayon kung paano nga bakunin nyo yung low, medium, high at starting ng isang fan motor, no? Para pag nag-wiring kayo, in case na wala nang tagging or meron kayo re-referen, so, kahiwa-hiwalay na yung mga wire, so hindi kayo malilito. Ito yung video na yon na para sa inyo at para sa inyong lahat mga Master Lodi. So tara at stay tuned lang kayo dyan mga Master Lodi, don't skip para maunawaan nyo ng maayos. So tara na. So ito yung una natin, syempre kailangan natin ng whiteboard, then yung wire natin, tapos yung pan motor natin na example, no? So unang gagawin natin, first step, so ito yung mga wire, syempre susulat muna tayo mga Master Lodi. So susulat muna tayo ng identify muna natin yung mga color kasi ito may tinatawag na kung ilang wire mga Master Lodi ang fan. So ito kasi 5 leads, no? Ayan, blue, red, black, yellow saka brown. So, ang gagawin natin, by number na lang mga Master Lodi, hindi na di kulay. Kasi, mahaba pag kulay yung natin, no? So, by number na lang gagawin natin. So, example lang natin yung by number. Example, ito. 5 yun, di ba? So, gugawin tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, gumawin tayo ng 5, no? So, dito, identify natin siya, no? So dito kahit magbabaliktad-baliktad dyan, kahit ano yung 1, 2, 3, kahit yung 5 napunta sa 1. So walang problema yan, kahit anong gawin nyo dyan na, kahit anong gawin nyo dyan na 1. So eto mga Master Lodi, nilapitan ko na. So walang problema dito kahit anong gawin nyo yung 1 sa una, no? So ninumberan lang natin, example. So, ito na nga yun mga Master Lodi. Kahit anong gawin nyo dito, kahit ito gawin yung 1, kahit itong gawin yung 1, itong 1, itong 1, itong 1. Kahit anong gawin yung 1 dyan sa una mga Master Lodi. Nasa inyo yung choice kahit anong gawin nyo dyan. Kahit ito yung 3, kahit ito yung 4, ito yung 5, ito yung 6. Ano lang naman, identification lang to, no? Kaya tayo nag 1. Para din natin ito sulat. So, ito na, gagawin natin. So, ang gagawin ko naman 1. So, itong brown. Ito yung gagawin kong 1, no? So, ang 1 ko ay brown. So, brown na yung susulat ko dito. Brown, no? So, i-clear na lang natin kasi maliit lang yung board natin. So, ang 2 ko, ang gagawin ko, gusto ko yung yellow. Yellow yung 2 ko. As gusto ko yung 3 ko, red. So, nasa inyo yan mga Master Lodi, kahit anong gawin nyo. Tapos yung 4 ko, black.
Tapos yung 5 ko, ano ba? Red, yellow, brown. Blue, yung 5 ko. Ayan. So, ayan na, no? So, yun na, tulad ng sinabi ko, kahit ano dyan, pwede nyong gawin, no? Pwede nyong balik-balik ta rin. Pero kung nakasulat na kayong ganyan, so, yan na yung susundin nyo. So, next, doon naman tayo sa next step, no? So, tapos na kayo yung maglagay nyan. So, eto na. So, eto na yung pinaka 1, 2. So, magsusulat kayo ng ganito, ha? 1, 2. 1, 3. 1, 4. 1, 5. Yan. So, ayan yung pinaka, ano niya, di ba? Sulat kayo. So, sunod, 2 naman. Ang bilang nyo, 2, 3. Pagpababa lang, ha, mga master load. Hindi ka pwedeng maging 2, 1. 2, 3. So, lagyan mo siya ng ganyan kasi i-compute nyo yan, eh. So, hindi tayo sa baba. So, next, 2, 3. 2, 3. Sunod, 2, 4. 2, 4. Sunod, 2, 5. 2, 5. Okay na. Okay na, 1, 2. So, dito naman tayo sa 3. 3, 4. 3, 4. At 3, 5. Siyempre. Then, siyempre, isa lang siya. 4, 5 lang, no? 4, 5. So, pagtapos nyo yan, so, nasulat nyo na, ha? 1, 2. 1, 3. 1, 4. 1, 5. So, 2, 3. 2, 4. 2, 5. So, 3, 4. 3, 5. So, 4, 5. So, yun lang, ha? So, ngayon, papasok na ngayon tayo dito sa pag-compute. Ay, sa pagkukuha ng resistance, sorry. So, kukuha na natin siya isa-isa, no? So, kung ano yung base dito sa nilagay mo dito, ito muna yung susundin natin. Ito yung step 1, ha? Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 yun lang. So, step 1, itong line ng number 1, kukunin mo na to. So, titest rin mo na ngayon to. Kailangan mo na ngayon dito ng lamp, meter. So, seset mo siya sa resistant. Ayan. So, ngayon, ayan yung pinaka tester natin, ha? Ilaw natin. Ilaw. Yan ang kagandahan ng tester na yan. Yung XTL tester na yan. May ilaw yan, mga master lodi. So, ang una natin tetest rin, ano? Yung 1-2. Yung 1-2 kasi dito, brown saka yellow. So, tetest rin natin tong brown saka yellow. Yan. Brown, yellow. 1-2. So, yung isang test rod nyo, kasi puro 1 yan, eh. Ipasok nyo na dito sa brown. Kasi puro 1 kayo, para din na kayo mag-testa. So, stay nyo na siya dyan sa brown. Kasi puro 1 nyo, brown, eh. So, stay nyo na yan, ha. So, ngayon, ang kukunin nyo, 1, 2. Yung 2, yellow. So, ito yung yellow. So, tignan nyo kung ilan yung pumalo, ha. Yun ang isusulat natin. So, 2, 12. So, 2, 12 yung 1, 2, ha. 0.6, 2, 12. 2, 12. So, syempre, isusulat natin siya dito. Sa 1, 2. 2, 12. So, next. Tanggalin natin yung sa yellow. The next. 1, 3. So, yung 1, 3 natin, brown saka red. So, kunin natin yung red. Ayan yung red. Test rin natin. Tingnan natin kung ilan yung lalabas, no? So, lumabas ay ilaw na naman. Ayan. 164. So, next. 1-4, dito na tayo sa 1-4, no? So, ang 1-4 natin ay 1-4. Brown-black, no? Brown-black. So, yung isang rod, ilalagay natin sa black. Ito yung black, no? So, tingnan natin ulit. Ilaw.
Yan ang kagandahan niya sa tester na yan, kahit gabi may ilaw. So ang nakalagay ay 125.3. 125. So yun yung 14. 125. So next. After black, brown, blue naman, 15. Ito yung 15. Ang ganda dito. Ganyan. 15. So 15 naman, no? Blue. So blue naman natin siya yan. Ito yung blue. Hello. 144. 144. So yun yung blue na nakuha natin. So tapos na tayo sa lineup 1 na, no? So dito na tayo sa lineup 2. So syempre tatanggalin natin yung rad natin. So tapos na tayo sa 1, then papasok na tayo ngayon sa step 2. So line naman tayo ng 2, no? So nakuha na natin yung puro 1, ayun lang po nakuha natin. So ano ba yung 2 dito na tinaging natin? So yung number 2 daw ay yellow. So stay na natin yung isang rad natin sa yellow, then saka natin ito mag-proceed tayo dito. 2-3 ang tetesterin natin, no? Ang 2-3 kasi dito, yellow, red. Red. So red ang nangyayin natin. Ito yon. So tetesterin natin ito. So ang lumabas, 127. Ilaw, 127. So 127 ang 2-3.2. So ayan na, malinaw yan na. So nakuha nyo na ulit. So next, 2-4 naman tayo. So ano ba yung 2-4 dito? Ano ba yung kapares ng yellow? 2-4, black. So tanggalin natin yung red, black naman tayo. Ilaw, 88.5. So yun yung 2-4 natin. So yung 2-4 natin, 88.5. Susunod natin ngayon, 88.5. So next, 2.5 naman. So marami ditong hindi nakakuha dito sa parting 3 saka 4 saka 5. So 2.5. Ano ba yung 2.5? 2 sa blue. Blue ngayon, kuha na natin. So ito yung blue. O, test rin natin siya. Kunin natin yung resistant. Ilaw, 107.7. So yun yung ano, 2.5. Kuha na natin, o master. So palo naman tayo dun sa 3. Tapos na tayo dito sa 2, tapos na tayo sa 1, then dito naman tayo sa 3. So ang 3 kasi, ito ha, dito naman tayo pababa, kasi tapos na tayo dito. So 3, 4, saka 3, 5 naman ang kukuha natin. Ayun, so dito na natin siya lalagay. Tanggalin natin siya dito, maliit kasi, saka itong 4, 5 para malino sa inyo. So dito natin siya lalagay, 3, 4, 3, 5, 4, 5. So stay na natin ito dyan. So tanggalin na natin ito lahat, diba? So dito na tayo mag-stray kay 3. Ano ba yung 3? Red. Red, stay na natin siya dito. At stay na natin dyan. Ito. So next, 3-4. So red, black. Red, black, 3-4 yun. So black, testerin natin. Kasi po maraming mga hindi nakakuha, kaya gumawa ulit ako ng video na to. Uy, sumasama yung blue. So ito na. So ilaw, 38.9. So 3-4 yun. So 3-5 naman tayo. Ang 3-5 ay blue. Blue. So blue, 19.8. So 4-5, dito natin. 4-5. So ano ba yung 4-5? So yung 4 dito is black saka
blue. So black saka blue. So ito yung black. Ito yung blue. So 19.4. So okay na, nakuha mo na lahat. Diba? So nakuha mo na lahat. So ito na yung pinaka huling part. Identify mo na kung ano yung ito yung huli sa pangalawang part. So ang gagawin mo, lahat ng 1, kukumpitin mo yon. 1 to 5, compute mo yan. Ihiwalay mo ngayon siya, no? So, dito na natin siya ilagay ng 1 para may space pa dito. Sige, sige. Ito. Maliit kasi ng ano natin, pasensya nyo na. Maliit. So, dito natin lalagay. Sige. So, dito, mayroon tayo. 2, 3, 4, 5. Dito kailangan mo na yung remote. Kailangan mo na dito ng calculator, mga master lodi. So pagtapos mo mag-identify ulit ng 1 to 5, magsulat ulit ng 1 to 5, then kukumpitin mo na to. Lahat ng 1 compute, no? Kukumpitin mo yan. So kumpitin mo yan at pag lumabas dyan, lalagay mo na dito sa 1. Kung ano yung lumabas, then kumpitin mo yung 2. Kung ano lumabas dyan, lagay mo dito. Pero itong 2, so ito na yung pangalawa sa huli, mga master lodi. So sabi ko nga, kukumpitin natin. So kumpitin na natin. So ito yun na. So lahat ng 1, ang una 1 to 112 plus 164 plus 125 plus 144 equals 545. So 545, hindi natin ito, ha, 545 dito. So lahat ng 1 yun. So dito naman tayo, dito marami nagkakamali. Yung 2 kasi natin, 3 lang, diba? So may 2 dito sa 1, kasama nyo to sa bilang. So ito muna tayo, ha, 127.2 plus 88.5 plus 107.7 equals 323.4. So, inasulat mo na, ha. Sulatan natin. So next, papasok na ngayon tayo sa 3. Ito yung 3. So sulat natin. So yung 3, 38.9 saka 19.8. So 38.9 plus 19.8 plus 3, yan ha, dalawa lang kasi, diba? May 3 dito sa 1, may 3 rin dito sa 2. Sasama nyo yan, mga master lodi. Dito marami nagkakamali eh. So itong dalawa, syempre dalawa lang yan, no? So sama nyo itong 3 plus 164 plus yung may 3 rin dito sa 2, 127.2. So yun na, mga master lodi. Sigat yun na. Okay, dito naman tayo sa 4. So ito yung 4 natin. So yung 4 natin, ito, ha. Ayan yung 4. So lahat ng 4 compute natin. Siyempre dito, isa lang 4. So 19.4 plus may 4 dito, 38.9 plus may 4 din dito sa 2, 88.5. Plus may 4 din dito, 125. Na-add ko lang, mga master lodi, ha. Kaya na ano ko yan, 271.8.
271.8 na. So, tapos na tayo. Cancel natin. Then, sa 5 tayo. Yung 5, syempre, ito may 5, may 5, may 5, may 5. So, kumpitin natin lahat ng may 5. So, una dito, 19.4 plus may 5 dito, 19.8 plus may 5 dito, 107. 7.7 plus may 5 din dito sa 1, diba? 144 plus 0.5 plus 291.4. So, eto na. Eto na yun, mga master logi. So, nakuha nyo na yung lahat. Eto na, diba? Nakuha nyo na lahat. So, na-identify nyo na lahat ng 1, na-compute nyo na. So, dun lang mga nagkakamali yung mga iba. Kasi yung 2 nyo, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Tatlo lang, diba? 3, 4, 3, 5. Dalawa lang. 4, 5. Isa lang. So, ang gagawin nyo kasi, yung 2, 3, 2, 4, kukompute nyo. Then, may 2 dito sa taas, sa 1. Sasama nyo to. Itong 2. Tapos, di naging 4 na siya, diba? So, sasama nyo basta to. Basta kung saan may 2, no? So, ngayon, yun yung 3. Kinumpute nyo na itong 3, 4, 3, 5. So, may 3 dito sa 2, 3. May 3, diba? May 1, 3 rin. So, lahat ng may 3, compute nyo yun. So, after nyo makompute, 4, 5, diba? So, ito yung 4, 5 natin. So, 19.4. So, may 5 din sa 2. May 5 din sa 3. May 5 din sa 1. So, compute nyo yung 4 na yun para makuha nyo lahat. Hindi kayo malilito nyan, mga master lodi, promise. Basta pag kinumpute nyo to, sama nyo itong 2. Pag kinupit yung 3, sama nyo yung 3 dito, yung 3. Para di kayo malito. So, nakuha na natin to. Bumubulayin po na to, ha. Ipapasok ko muna to. Bumubulayin na natin to. Nagmantya na. So, ulitin ko dito, 145, yung 2, 3, 23.9, 3, 20, 271.8, yung 4, ay, yung 3, 300, ito, 49.9, yung 4, 27.8, yung 5, 209.9. So ayan na. Nakuha niyo na lahat. So buray na natin 'to. Ayan. So dito ma-identify, tanggalin natin 'tong point 9 na 'to. Yung mga point. So dito pala ma-identify mo na. Ganito kunin ang common, starting, low, medium, high. So na-identify niyo na, tapos na kayo mag-add, tapos na kayo mag-identify ng color, then sinulat niyo 'di ba yung ito na yon. Ito yung, di ba, yung kinolor natin kanina, yung nag-identify tayo. Yung 1 natin, brown, 2 yellow, 3 red, 4 black, 5 blue. So, ito na yon. Ito, di ba, yung mga na-compute naman natin na lumabas sa computation. Then, ito yung 1, 2, 3, 4, 5. Then, yung pinakamataas dito, yun yung common. So, yung, syempre, ang mataas dito, 545, di ba? So, ito na yung common mo. So, yun yung common mo. May idea ka na kung ano yung connection mo. So, sumunod doon, yung 319 lang pala to. 319 to. Yung sumunod sa mababa, sa taas, yun yung pinaka auxiliary mo. Starting mo. Siyempre, 322. Yun yung ito mo. So, yung the rest, yun na yung low, medium, high natin. Ang master load, you know? So, yung high mo, ito yung, yung pinaka-high mo dito, yung pinaka-mataas, 319. Ito na yung high. Yung pinaka-mababa mo, yun yung low, pinaka-gitna mo sa mga pinaka-ano, yun yung medium mo. So, dito, ang pinaka-ano mo lang dito, 227.
ay 291. So ito yung medium, ito yung low. Okay mo na. Diba? So una mo kukunin dito common sa starting kasi yun yung pinakamataas, saka yung sumunod sa pinakamataas. Yun yung auxiliary mo. Auxiliary to ha, sa capacitor to na connect ito sa linya. Sa capacitor din to sa common. So ito yung starting mo. Sa mismong capacitor mo dun siya naka-connect sa pan. Ito sa common, sa supply mo to. Then the rest, ito yung pinaka low, medium high. So ito yung pinaka, syempre pinakamataas 319, sumunod 291, 2271 yung pinaka mababa. So yun yung pinaka low mo. Then paano mo ma-identify? Syempre ito, meron ka dito. Yung 1 mo, yun yung common. Ay yung pinaka brown, ito yung brown, di ba? Ayan na yung common mo, yung brown. So, yung starting mo, yung 2, yellow. Starting mo yan. Auxiliary mo. Auxiliary. Auxiliary yan ha. Tapos, dito sa tatlo na to, yun yung pinaka-speed mo. So, yun lang yung low medium mo. Yung low mo dito, yung 3, high. Yung 3, high. Tapos, yung 4, low. Yung 5, medium. So, medium yung blue. Medium yung blue. Low yung black, high yung red. So, kuha nyo mga Master Lodi. So, ganun lang kasimple yung video natin para ma-refresh tayo lahat mga Master Lodi. So, sana naunawaan nyo to, then i-share nyo rin po sa iba, then kung may tuturo, pwede natin ituro, no? So, yun lamang po mga Master Lodi. Thank you. And God bless. A few moments later. So, yun po. Maraming salamat po mga Master Lodi. At dun sa number 4, 271 yon, so nagkamali lang ako. 271 yon. So hindi siya 27, 271 yon, nilulit ko. So yun lang mga Master Lodi, salamat sa inyong panonood. At siyempre, kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na sa aking channel para pag nag-upload ako ng bagong video, ay ma-update ka at mag-notify sa iyo lahat ng video, no? So yun lamang po mga Master Lodi. Thank you and God bless. Peace. So inulit ko, hindi po ako magaling na technician. So ako lang po ay isang ordinaryong technician at nag-aral, then experience. Base lang po ito sa aking experience at pag-aaral. So yun lang po. Thank you and God bless. Peace.